Marcos. Meanwhile naman dito sa Brenny Sports, you can clearly see na they are targeting the heroes ni H2O. They know that H2O dito is going to be the X factor talaga kasi for the side of NXP Solid. So, might as well give the other players yung mga hero nila na may mga X factor sila. Then ang gawin mo is talagang ipitin mo si H2O in a play na parang hindi siya makakagalaw ng komportable. Tingnan mo yung ginawa nila dito. Kinuwagad nila yung Lancelot para kahit anong kunin ng NXP Solid dito, wala nang mas bibilis doon. Kasi nakuha na din nung naban na din ng Brenny Sports dito yung Roger and yung Harris na nilalaro usually dito ni H2. Ah, yeah. Mm-hmm. That's a good point, honestly. Butters, ah. Pero speaking of the draft, medyo complex pa dito for the side of Brenny. They have here one of the strongest side lane. And of course, Lancelot ni Carl TC, we all know what he is capable pagka hawak niya ang hero na yan. And again, yung kay Few. Meanwhile naman, nandito pa rin naman yung signature hero. Yes, it's the win rate, 37.5% na nakikita nyo sa inyong harapan. Pero whenever H2O is using the Ling, regardless they win or lose that match, laging siya ang X-Factor just like Butter said. Now, for the side lane dito, would you think the Cho gonna be a side lane, a Renny J hero, or is it gonna be a tank? Para sa akin, automatic kasi ang NXP Solid kapag kumuha sila ng Cho, it's going to be a Renny J hero. I see. Hindi sila yung team na gumagamit ng Yawi tank Cho. Hindi nila galaw yon. It could be the adjustment na ginawa nila, who knows, pero as the stats say, si Cho ay madalas ginagamit ni Renny J. Yes, yes. And we also know that Yawi, katulad nga, well, in-expect din siguro yung ni Bren or ng Bren, yung sinabi mo, Butters. Kasi kung makikita mo, they still ban the Kufra kasi alam nga nila na hindi pa rin yan ang hero ni Yawi. Mm-hmm. And one of the successful heroes, of course, ni Yawi, it's Kufra. And are they gonna be doing... Kasi kung iisipin mo, no, si Yawi is like somehow like a Chakno. In terms of the hero pool and even on how he actually plays. May napapansin ako dito sa side ng next episode. Halos lahat ng mga skills dito, yung mga ultimates ng mga course nila, pabilog. Mm. So, sino yung nag-benefit sa mga ganyan? Atlas. They could go for an Atlas right now for NXP Solid and I wouldn't be surprised kasi isa yun sa mga hero ni Yawi din. Totoo yan. And they will go for an Akai. Wow. Well, pabilog din yan. Kasi bilog na siya level 1 pa lang si Akai. Well, but umiikot siya so it still makes sense. And this is actually a welcome adjustment na ginawa na NXP Solid. Tatandaan natin na for the longest time ang sinasabi ng panel natin na ang ano daw, ang nag-aakay lang daw sa MPL dito at nag-utilize talaga ng tama is Blacklist International. Mm-hmm. But right now, NXP Solid, gumawa na rin sila ng ways nila para ma-incorporate yung Akai dun sa playstyle na gagawin nila. Oo, ang ganda ng adjustment na pinapakita rito ng NXP Solid. This is not the usual... the three heroes, the first three heroes were the usual, pero yung Akai as a tank for Yawi, this is gonna be the first. And like what said, Blacklist lang yung nag-utilize nito. And this is one of their signature heroes. Even coming sa qualifiers is their Carmilla. Okay, so it's going to be a Chester, Akai, Yawi, Carmilla. And things are looking very basic and traditional for these two teams. Hindi sila lumalabas sa comfort zone nila. Ito yung mga heroes na nakita natin na pinick nila doon sa regular season and hindi sila lalayo basta-basta doon. Ano ang napapansin ng Zebrain Esports dito? Napakahirap mag-push laban sa kanila. Just because they have the Lancelot and they have the X-Borg. Yes. And yung X-Borg ngayon naman, hindi naman talaga siya yung totally sobrang lakas na hero in terms of laning. But in terms of pushing and in terms of clearing the waves, isang last insanity lang kasi yung kailangan nila dito. And kung papansin naman dito yung lineup ng side ng NXP, the thing is, they don't have that fast wave clear na tinatawag natin. Wala talaga sila yung tipong sobrang spammable na spell dito. Aside from MB, kapag nakuha niya na yung Blood Oath pagdating ng level 4. Totoo. Totoo yun. And one thing din naman for the side of Bren, this is almost the same na ginawa ng Onyx. Definitely that Selena and that Johed for sure guguluhin dito si H2O sa kanyang buff. And in terms of wave clear dito, I'm actually going to think that siguro nakuha ng Bren Esports yung tamang timpla niya while for si NXP
I think medyo kailangan niya mag-adjust accordingly sa binibigay na pressure ni Brand Esports. Yes. Tingnan natin kung paano magpapanout tong game na to. Yun ang tanong, kung paano nga talaga dito magpapanout. Ito na, mga kaibigan, bakbaka na Brand Esports versus NXP Solid game number 1. Mm-hmm. Nasukin si H2O dito, medyo talaga nag-iingat lang siya. Ito yung sinasabi natin eh. Kumbaga, yung Thorn Rose kasi triangle siya, so madaming matatamaan and you can divide the damage. Pero tingnan mo yung ginagawa ni Lasty dito. Wow! Ine-ejector lang niya yung cannon. Because he knows na kapag ginawa niya yun, madedelay pa ng onti si H2. At pag nadelay si H2, pwede pa sila mag-invade. Yes! Good point yon. Actually, yun din yung naisip ko nung sabi ko, in-ejector niya yung siege minion. Tapos nung nilipat yung camera doon sa may purple buff, makukuha na nila. If napatay kagad yun H2, he could just flinch papunta doon and probably retreat. At baka nanakaw pa nga niya. Pero hindi yun nangyari because in-anticipate na nga yun ng Brent. Tsaka ano din eh, maganda din yung ginawa ng NXP doon. Binato na nila agad si Chester doon. Pinabawasan na nila. Kaya hindi na rin natagalan. So yung delay na ginawa, na ano din, nasagutan din agad. Oo, nasagutan din agad. Pero ang sagot dito ng Brent, tayo ang mag-invade. Nakuha pa rin naman dito ng H2O yung kanyang purple buff. May bawi nga kaya ba dito ang NXP dahil mainit ang Brent, flicker out si Few. Ito na, mga kaibigan, ang unang nawala. That's gonna be Chester. Hindi pa sila humihinto. H2O, level 4 na siya dito. Pero nagamit ng Tempest of Blade, paalis, patakas, and that's it. First Blood for Brand Esports, at bago ang lahat, from October 27 to November 13, log in the game and participate in the Trickster's Village event and get Halloween candies for Treasure Spin. Each spin will cost 4 Halloween candies and you can get up to 7 each day from completing the task. Makakakuha ka ng Teresla Special Skin Hammer Giant, guaranteed pagkatapos ng 10 spin, and you don't want to miss that okay. One. So napapansin mo dito kapag ginagawa ng NXP Solid ng adjustment, yung mga other lanes para makuha agad ni H2O ng mabilis yung mga crab coin, yung mga buff, eh sinisimulan na nila agad. Uh-huh. Para pagdating ni H2 doon, onti na lang yung gagawin niya. And they know na merong upper hand talaga ka dito, kasi dito in terms of clearing ang Brand Esports kasi mabilis talaga ang lance eh. So what you do is, para malesen yung time na tinitake ni Leng na mag-take ng mga monsters, bawasan mo na agad para hindi na siya mamumblema na lumipat doon sa kabilang area naman. Yes. Parang ano, no? Parang sinusubo mo na papunta kagad sa kanya the resources he actually needs. Meanwhile, on the top lane, looks like Flappies yung medyo nananalo in this engagement. Pero I guess, hindi pa rin siya pwedeng maging overconfident dahil pwede pa rin siyang masipa papasok doon sa may tore ni Rene J. Yowie here are forced to use the Vengeance. Pero yung kunat niya dito, mawawala because Carl TC will be there. Hurricane Dance, pinatalsik, pinalayo lang dito pero umikot na rin dito. Si Kuya Moribo, out na muna ang squad ng Brand Esports Tail. Nawala na naman ng isang miyembro ang NXP Solid. Malinis yung mga plays na nagagawa dito ng Brand Esports. Napipili na yung laban nila at nauhuli nila yung NXP Solid sa mga area na hindi sila dapat nandun. Nakita mo yung Carmilla, masyadong malalim yon, and ang ginawa agad ng Brand Esports, parusahan natin. NXP Solid, they should stay away from those kinds of positioning kasi talagang hindi magdadalawang isip ang Brand Esports na bigyan ng punishment yung mga ganong kaliliit na bagay. Totoo, totoo yun. And look at the traps din na piniplace dito ni Few. He actually knows how NXP Solid is doing on the bottom lane. So, kumbaga, dito yung top lane nila, si Flap TC is, alam niya na 1v1 lang sila doon ng show. I think yung Selena dito, they're not definitely just getting simple pick-up, pero mamaya na yan dahil si Flap TC yata ay papalag naman dito kay Rene J. Pero Carl TC, nandito na yung kapatid, ikay mawawala, another one na naman para sa Brand Esports. Ito yung nakikita natin kanina sa Onyx na parang every single time na merong duel na nangyayari, merong backup agad yung kanilang mga teammates. Papansin mo dito, Brand Esports, they're sticking to that playstyle as well. Lusty, nahuli. Tingnan natin kung ito na nga ba yung first kill ng NXP Solid. Pero he tries to go for H2O. Totoo. Dahil binato niya papaloob. So na-force ngayon yung Tempest of Blade. Pero sabi ni Captain Chester, ididikit muna kita sa pader. Pero sir, makunat ka ba? Yowie, Vengeance, ginamit na naman. Pero si Carl TC, galit pa rin naman. Eto, pasok sila dito. Yung Tore, baka mawala. Dun si Chester sa may bandang likod. Oh my God, patay ka ngayon! Brand Esports, manhandling itong early game ng NXP Solid. And right now, they can't do anything.
yung kanilang sidelines dito is level dependent and item dependent at the same time. Si Alice dito, kailangan niya pa yung stacks niya para doon sa magandang Blood Oath mamaya. Ito yeah. naman si Rene J, kailangan niya yung BOD niya at mga 1v1 situation para magamit niya sa full potential yung high-end right. Totoo. Totoo yan. Now, what we're really seeing right now, Butters, is that unti-unti na lumiliit na naman dito, or rather lumiliit ang mapa dito ng NXP Solid. Yawi here already half on HP. May sipa doon si Rene J, pero that's flat PZ. Makunat yon. Ikaw patuloy ang nawala. Habol dito ang mga miyembro ng Bread. Yawi na naman, pinaikot doon, pero out pa din. Mukhang makukuha ng Bren tinamaan. Ang turtle. May tinamaan si sa pool si MB, pero buhay tinamaan pa rin naman, si Butters. Pero ang sagot dito ng oh, naku po, tinamaan na naman. May magnet toll sa pool. Baka few yan. Baka few yan. Ang idol ng mga kids. Pero ang mas idol ko ngayon, si Chester na umikot, pero patay pa rin yung bata, mga idol. Yawi, dito, mukhang mawawala, pero kalahati na naman dito. I think the Carmilla dito, mga kaibigan, is not doing what's intended para sa kanya. Okay. Tinanaman natin yung side dito ng NXP Solid kung ano ginagawa nilang tama. Ito yung isang bagay. H2O dito, kahit sobra nagkakaroon na ng problema doon sa rotation nila and the jungle control, map control na meron sila, nag-split push pa rin siya. Yes. And usually, kapag ka medyo behind kayo in terms of getting the gold and getting the kills, yan yung usual ginagawa ng Ling. Nag-aanap siya ng lane na pwede siya mag-push at magpapadala siya ng isang tao galing dun sa kalaban, or kung hindi man siya pansinin, kukuha siya ng isang turret o dalawang turret. Totoo yan. So, that's the thing about NXP Solid. May nagagawa pa silang tama at this stage of the game, and that is a good sign if they want to come back from this. And one good sign is napatay din nila si Lusty doon. So at least meron pa rin nangyayari dito for NXP Solid in the terms of H2O, pero si Yawi na naman dito ang nakita ng mga tropa dito sa Bren Esports. Out na muna siguro dahil si Rene J sa likod, siya na lang ang ating ipunto. Pero yun nga, going back sa sinabi mo, Butters, this is what we've seen to Signal Ultra yesterday. Yung Ling nila was just forcing a reaction doon sa kalaban, and this is exactly what H2O is doing right now. Oh, and H2O kasi isa yan talaga sa mga ano eh, hindi nawawala sa kanya. Kaya nga siya tinawag na, para sa akin, isa sa mga pinaka-consistent na course dito. Mm-hmm. Yes, nagkakaroon sila ng problema as a team ngayon, pero hindi pa rin siya nawawala sa role niya. Yeah, oo nga. I agree with you. Sobrang consistent pa rin dito talaga. H2O, he knows that they're not gonna be winning at least for this time sa mga team fight. Then might as well go for the side lane, try to split push, then just drag out the game. Bren Esports already had the early to mid game. Let's just try to make an outplay on the late game. Pero kasi, eto din, ginagawa ni H2O talaga yung role niya. So, ibig sabihin, for NXP Solid, kailangan na lang nila hanapin dito yung gagawin ng apat. Kasi ngayon, Bren Esports hindi magpapatinag sa pressure to eh. Alam ng Bren Esports na sila yung lamang ngayon, and they know this all too well. Kasi nga, sanay na sanay sila sa pwesto na lamang sila. Kasi nga, halos hindi nagpapatalo to yung mga to eh. Oo. Nabulol ako doon. Yes. Papatalo. Nagpapatalo. Ang hirap sabihin. Sabihin mo. Nagpapatalo. Oh. Pero mukhang matatalo yata doon ng NXP dahil nawala doon si Chester. Look at Lusty. Naghahanap dito ng mababato. Pero flicker out na si MB. Hindi niya nahihintayin pa ang ejector dito ni Lusty. Now, what is really happening now with Butters for this side? What's the winning condition for NXP Solid? The winning condition for NXP Solid is to take this to a very late game. Kasi nakita na natin to. Yung Lance kasi medyo reliant talaga siya in terms of using yung kanyang skills. So as long as you can outlive yung skills dito nung Lancelot, magiging okay yung damage output nyo. Pero kasi ang problema, hindi naman nahayaan ng Bren Esports dito. Kasi ang gagawin na ng Bren Esports dito, pagpiraksahin na kayo na pagpiraksahin na gumawa ng mali. Yes, yes. Totoo yan. And one thing din is that the composition of NXP Solid is somehow like 4-5-5 team fight. Kasi yung isipin mo, the Carmilla works best pag mas marami kayong magkakatabi from its ulti. Di ba parang... Wala pa tayo nakikita isang full-blown team fight eh. Wala pa tayo talaga. Well, it somehow makes sense kasi hindi pa rin talaga capable yung NXP Solid. I mean, the sustain coming from the Selena, hindi niya pa kaya. Specifically dito, yung damage ni Carl PC, kayang-kaya pa siya ditong mabura. It's Ribo dito. Inaagaw niya itong buff na itong side ng NXP Solid. And, iko-concede talaga yun. Iko-concede talaga ni H2O yun.
Alam ni H2O na hindi niya afford magbato ng retribution ngayon. Bakit? Hindi aabot sa cooldown ng Lord. Kapag nakita ginamit yung retribution, automatic maglo-Lord yung Brenn Esports. Yes, maglo-Lord talaga. Pero sabi dito ng Brenn, hindi na yata namin kailangan umikot dun si Chester. Pero parang walang naipit dun. Yawi na naman yung naiwan sa may bandang gitna. Saan ka pupunta? Habol sila rito. Ito na, NXP Solid. Ang bawi ng api. Ilista mo na kaya. Pero out na muna. Huwag masyadong mainit mga tol. Kaya nating i-hold na wala lang dun si Yawi. Pero kaya pa rin naman na magdepensa ng NXP Solid. There was one crucial mistake na nagawa doon yung NXP Solid. Naipit ni Chester si Carl. Yes. Carl didn't have Purify. Ang nangyari, nasipa ni Kenny J palabas. Ay, that is something to see talaga. Well, he didn't mean to do it. I guess he wants to do is isipa pa lalo pa loob kasi para hindi makapag-puncture and phantom execution out. Pero that doesn't happen if that actually happened, NXP Solid could just come back from that position. Oh, and if they got that malaking goal, ang makukuha nila dun, just because hindi pa nati-takedown dito si Card Z. Well, for NXP Solid, nakita na sila ng way para kontrolin yung Lance. Nagawa lang ni Chester, naipit na niya. Kailangan na lang nila gawin ulit. Pero saan? Dito ba sa Lord Pit? Kasi itong Lord Pit na to, medyo open to ah. Oo. And it's one of the places na, as an Akai, hindi siya narrow enough. Baka talagang mamando mo yung buong battlefield. Yes, medyo mahirap din mag-pin talaga. They actually tried that kanina na pagtalon ni Chester. Medyo nabugaw lang yung buong Brenn Esports and they, mahirap talaga mag-pin down. And wow, that was a solo. Rather, probably tinamaan doon ng pana ni Few. And that's not good news para sa NXP Solid. That is H2O. Their main damage dito. Renny J din. Mukhang mawawala. Oh my God! Chester pa ang nadamay doon mga tol. Yawi here on the defensive. Pasok dito. Ngayon, limang miyembro ng Brenn Esports sa loob ng base ng NXP Solid. Unti-unti na para bang nag-audition ng papunta ng PBB. NXP Solid, isa-isang nawawala. Pero ngayon, kaya pa bang dumipensa nila dito, Butters? Sila last dito. Talagang gumagawa na sila ng mga play. Mag-hurricane dance, ang igagawa ay ejector. Literal na hindi nila binibigyan ng panahon huminga o pahingahin yung laro na ginagawa nila ng NXP Solid. And Brenn Esports knows na kapag dumating sa late game, magkakaroon din sila ng problema kay RNJ, magkakaroon din sila problema kay Alex. So might as well end this right now. Mm-hmm. They're playing it right. H2O dito, as much as he wants to do something, medyo magiging mahirap talaga in terms of Lancelot yung kalaban niya. Yes, mahirap nga. Pero nakapitas. Dito naman ang NXP Solid. Gawin mo ng dalawa, hindi pala. Dahil yung Akai, yung nawala. Bumalik yung Firaga Armor dito ni Rebo. Napop yung Immortality, pero buhay pa siya dito. Habol na doon. Renny J bumabalik. Naku po, Carl TC, mahuhuli na nga kaya. Double kill dito. Si Renny J, Carl TC na ang kanyang isusunod. Kaya ba? Naku, may sabi siya na tayo dito na magagana. That's gonna be the Lancelot ni Carl TC. Siya na mismo ang tatapos, ilista na ba ng Brenn dito dahil kanila ang unang panalo? And ito yung